Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Ayala! Mula sa mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Nicole and Chris, itago nyo nilang ako sa pangalang Mark, tambalanista since 2014. Sa jeep ko kayo unang napakinggan at simula noon, lagi ko na kayong inaabangan. Simula nung nakaraang taon, hinahanap ko na ang episodes ninyo sa Spotify, Facebook at YouTube kapag hindi ako nakakapakinig ng live. Sana ay mapag-usapan niyo din ito sa Spotify. Sumulat ako para bigyang pugay ang aking mga magulang. Lumaki ako sa pamilyang hindi man nakaangat sa buhay, punong-puno naman ng pagmamahal. Napaka-responsable, mapagmahal, at mababait na mga magulang ko. Ginagawa nilang lahat para makapagtapos kaming magkakapatid sa pag-aaral. Hindi kasi nakatapos ng pag-aaral ang mga magulang ko, kaya ang tanging pangarap nila sa buhay ay makita kaming mga anak nila na titulado at may maayos na buhay. Panganay ako kaya alam ko sa sarili ko na dapat hindi ko sila biguin. Batid ko na bilang panganay, ako ang inaasahang tutulong sa kanila sa pagtataguyod ng aming pamilya. Bahay at eskwela lang umiikot ang buhay ko. Masigasig akong mag-aral at may angking talino. Matataas ang mga grado ko sa eskwela at laging may parangal tuwing magtatapos ang klase. Kahit abala sa pag-aaral, nagkukusa akong tulungan si nanay sa mga gawaing bahay. Hindi ako maluho, hindi pala hingin ng kung ano-ano, at naiintindihan ko kung ano lang ang kayang ibigay ng mga magulang ko. Dahil napakatino kong anak, malaki ang tiwala at bilib ng mga magulang ko sa akin. Nag-iba ang lahat nang matapos ako ng high school. Nagloko ako. Ang alam nila, naka-enroll ako sa isang university, pero ang totoo, huminto na ako pagkatapos ng isang SEM. Nagbibigay sila ng pang-tuition, allowance at pamasahe. Pero sa mall, computer shop at kung saan-saan lang ako tumatambay para magpalipas ng oras. Sa loob ng 4 na taon, nilustay ko ang perang pinagpaguran ng mga magulang ko. Malaki ang tiwala nila sa akin kaya kahit ang tambalanista ang ma-inspire ninyo. Ang inyong tambalanista, Mark. Nakaka-proud naman na Mark, no, na hindi ito naging dahilan para magbulakbul ka na ng tuluyan, 'di ba? Yes. At napakalaking factor dito ng parents. I think yung kwento po ni Mark, mga kabisyo, para sa mga magulang, no. Hindi na para kay Mark lang eh, kundi para sa mga magulang. Natingnan niyo po kung ano po yung how we react to them will have an effect on them. Yes. 'Di ba? So, kung ano yung kung paano tayo mag-react sa kanila, kung galit, lambing, or kung ano man,
yun din yung magiging reaction nila towards us. Diba? Tingnan mo naman, ang galing din ng pagpapatawad. For sure, may konting inis at may konting galit, pero mas nangibabaw dun sa mga magulang yung pagmamahal at pagintindi at pag-unawa. Correct. Diba? Apakagaling nun. Ang hirap dun, ha? Ako parang iniisip ko, partner, 4 years. Yung 4 years akong, kunyari, sa akin nangyari, 4 years kung winawakwak yung lalamunan ko para makapag-aral ka sa maganda eskwelahan. Tapos malaman-laman mo. Tapos malaman-laman ko, diba? Yung anak mo, binulak-bulang pala. Nakabuntis, dalawa pa. Diba? Dalawang babae. Diba? Ang hirap isipin, 'di ba? Pero syempre siguro kapag ka nandun ka na sa sitwasyon, mas alam mo kung anong gagawin. Pero kapag halimbawa nasa labas ka ng picture, ako iniisip ko 'yun, parang habang iniimagine ko kung ano nga ganito rin yung kaya reaction ko kapag ka ako yung magulang nito, 'di ba? Oh, malamang. Malamang hindi. Oh, malamang hindi. Malamang hindi. Malamang mapapatawad, pero ipaparamdam ko muna sa iyo na mali talaga yung ginawa mo. 'Di ba? Hindi ako tatahimik. Talagang isasampal ko sa katotohanan ng paghihirap ko, ganyan, 'di ba? Mm. Pero in the end patatawarin pa rin naman at wala akong magagawa kasi nangyari na din naman, ganyan. Oh, tsaka anak, diba? Mo nga. Tsaka anak mo nga. 'Yun naman din, 'yun naman talaga ang punot dulo diyan, 'di ba? Anak 'yan, galing sa iyo, gift from God, gift from the Lord. Sino pa bang iintindi sa anak mo kundi ikaw? Ikaw mismo dapat ang maging kakampi niyan. Kasi sino pang magiging kakampi niyan? Of course, meron siyang mga ibang magiging mga kakampi, pero iba pa rin kapag kakampi ng mga anak ang kanilang mga magulang. Yes. Diba? Pero ang galing lang nung mga pahikbi-hikbi lang, diba? Tas patawad ka agad. Kasi hindi siya madali, ah. Yung ganong sitwasyon, it's not easy. Oo naman. Pero kung magulang talaga, kung magmatatanggap mo, ano man kasalanan. Pero depende pa rin yan. Depende din sa ano. Kasi isipin mo, partner, depende sa sitwasyon, eh. What if yung pagtatrabaho naging dahilan para malumpo? Ang naiisip ko. Hindi, 'di ba? Yung parang pinupush mo na magtrabaho kasi buwis buhay na trabaho ito, mapag-aral ka lang. Mapag-aral lang tapos tapos biglang hindi matutuloy. Mm. 'Di ba? Kasi or biglang ganyan pala yung kahihinatnan, no? 'Di ba? Mas maganda yung kapag ka humikbi yung magulang natin, humikbi sila kasi these are tears of joy, 'di ba? No, minsan na pag-usapan natin yung dahil sakto naman itong si Mark nakapasa sa LET, 'di ba? So ang gandang tingnan ng reaction, iba't ibang mga reaction ng mga magulang sa pagkakapasa ng kanilang anak sa mga board examination katulad nung nakaraang bar exams, 'di ba? Ilang videos yung napanood natin na talagang yung hikbi ng magulang, yung parang ramdam mo, parang nakita mo sa kanila lahat ng paghihirap, yung bawat patak ng luha is representing yung paghihirap nila habang nag-aaral yung kanilang anak, tapos finally, 'di ba, nakapasa at finally, 'di ba, lisensyado na. Sana ganun, no? Sana tears hikbi of joy. Oo. Iyak ng katuwaan, kagalakan at kasiyahan. Sana, 'di ba? Pero syempre, hindi naman natin i-judge, ganun talaga, may mga kanya-kanya tayong mga desisyon. Minsan ang iyak ng mga magulang ay iyak talaga ng kalungkutan. At hindi may iwasan. Totoo yun. It will happen. Correct. At sa mga magulang, parte talaga yan. Diba? Hindi naman laging bed of roses ang pagiging parent. Kaya eto pang isang paalala. Kung hindi ka pa handang maging magulang, nako. Huwag ka nang pumasok. Diyan mahirap sa lugar na yan, maging diba? Magulang. Sa true. Totoo yun. Napakarami ng lessons na iiwan sa atin o iniiwan sa atin ng kwento ni Marka. Unang-una, lesson para sa mga anak. Huwag na huwag niyo pong paiiyakin dahil sa lungkot ang inyong mga magulang. Malaking burden ito para sa kanila and may burden ito sa iyo. Maaari hindi mo pa na-realize yung bigat ng ginawa mo sa mga magulang mo kung bakit sila umiiyak. Pero later on in life, ma-realize mo. Diba? Yung, ay grabe pala yung ginawa ko sa mga magulang ko. Mm-hmm. Dadalhin mo rin yan. Correct. May burden din sa'yo. Masakit. May pain din sa'yo. Ngayon, maaaring nangingibabaw pa yung galit or kung ano mang dahilan kung bakit napaiyak mo yung mga magulang mo at hindi mo nararamdaman yung lungkot. Pero ulitin namin, darating yung panahon, ma-realize mo, grabe pala yung kasalanang ginawa ko sa mga magulang ko. Mm-hmm. Diba? Wag na wag mong gagawin yun. Diba? Lagi kang gagawa o lagi mong iisipin na
ang gagawin ko bang pagdedesisyon ngayong araw na ito ay ikatutuwa ng magulang ko or ikalulungkot ko? Yeah. Ganun lang ang tanong. Pag ang sagot ay ikalulungkot, huwag mong gagawin. Kapag ang sagot naman sa tanong mo ay matutuwa sa akin ang mga magulang ko, then carry on. Go lang. Do it. Ganun lagi eh. Let's make our parents proud. Ganun lagi yung mindset nating mga anak dapat. At yun yung isa sa mga lessons na iniiwan sa atin ng kwento ni Mark. Pangalawa, alam niyo kung bakit humikbi yung mga magulang ni Mark? Kasi yung nararamdaman nila, yung mindset nila nung mga pagkakataong yun na umiiyak sa kanila, yung pagpapalaki nila tungkol kay Mark, it resonates with the kind of parenting they have. Totoo. Na parang saan tayo nagkamalig, binigay lang naman natin yung gusto ng anak natin at yung karapatan niya na makapag-aral, pero bakit sumablay pa rin? So in that case, parang may failure on their part, kahit wala naman talaga. And sa mga magulang, mahirap yun eh. Ang alam nila, binigay ko namang lahat, pero tinuto parang nagkamali pa rin ako. Kaya naiiyak sila ng ganun. Diba, tayo, disappointment sa sarili nila eh. More than the disappointment in you. Yes. Yung sarili talaga nila yung pagsisisi. Bakit? Saan ako nagkamali? Correct. Saan part ako hindi nakabantay ng 4 years? Tama. At, diba? At malinaw naman na kasalanan mo yun. Pero hindi rin nila maiwasan na hindi mag-isip. Sa mistakes kung meron man silang nagawa. Diba? So wag nating i-allow na mangyari yun. So paalala ito lahat sa mga anak na nakikinig ngayon o nanonood sa atin ngayon, lagi mo lang iisipin, ang gagawin ko ba ay matutuwa ang mga magulang ko? Pag ang sagot mo ay oo, gawin mo. Correct. Pag hindi, wag mong gagawin. Diba? At saka tandaan, ito panakot ko to sa anak ko kapag nagkakaugali. Oh. Remember, when you become a mom, oh, pag naging nanay ka, lahat ng ginawa ng anak mo, lahat ng ginawa mo sa nanay mo, lahat ng ginawa mo sa akin, gagawin ng anak mo sa'yo. Nakakatakot, di ba? Tumahimik siya, partner. Ninervyo siya ng slide. Ninervyo siya ng ever so slide. Oh, nakakatakot pag ganun. Diba? Magandang panakot naman. Pero magandang panakot. Yung malambing, sinabi ko naman siya in a malambing way, pero stern na parang maniwala ka sa akin. Oh. Yung mga nararamdaman ko ngayon, mararamdaman mo rin yan pag naging magulang ka. Yes. Salamat na marami sa you, Mark, and congratulations, and we look forward din sa mga blessings na i-share mo sa iyong parents. Tama. Ngayon na it's payback time. Ngayon yes. na bumawi ka naman sa mga panahong nagbulakbul ka. Yes. Let's make our parents proud. Yes! Dapat ganun. Salamat ng marami, Mark, for sharing your story. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka rin kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chupin. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon. Sa malanding, may determinasyon. Yun! Ayun na nga. Pero ano ko talaga, panakot ko talaga. Pero tama ka dun sa point na yun, Nick. When our kids disappoint FB us, when our kids are disappoint us, we feel like, saan ako nagkamali dun sa part na yun? Parang bakit ganun? Kaya lang, for parents, we shouldn't be too hard on ourselves too. Kasi kumbaga, kung alam naman natin, basta alam natin sa sarili natin na we did our part, ginawa natin yung best natin, ito na talagang effort na ginawa natin, may factor din kasi ang environment. May factor din kasi yung mga influences nila. Yes. Pero syempre, kahit sabihin mo yun, hindi sasabihin ng magulang, pero ba't hindi ko nakita? Diba? Lalo na ito, tagal, 4 years. Isipin mo, 4 years. Ako. Nasaan ako nung mga panahon na yun? Bakit hindi ko man lang na-check? Diba? Mm. Kaya, ang hirap maging parent. Totoo yun. Matinding obligasyon. So true. Although, lahat naman ng tao, diba, nagkakamali. Mm-hmm. So in this case, kahit pinalaki mo ng maayos yung mga anak mo, magkakamali sila sa pagdedesisyon nila sa buhay. But then again, magkamali man sila, may time pa naman para makabawi. Mm-hmm. Diba? Tayo mga anak, nagkamali tayo sa napakaraming buhay, maling pagdedesisyon na ikinasama ng mga magulang natin. Pero hindi pa naman huli ang lahat para makabawi ka. So diba, sa kwento ni Mark, na-realize na kaagad yung mali niya, nagsisi siya,
Oo, pero kinapulutan niya ng aral. Correct. Bumawi ka agad siya, nakapagtapos siya ng pag-aaral, di ba? Pinakita niya yung diploma niya at magkaroon siya ng maayos na buhay. At lisensyado pa. At lisensyado pa. Yun, ganun dapat. At kung saka, magkamali ka, given yun. Sige, correct. Tao lang tayo, di ba? Nagkakamali magdesisyon. Pero sana kapulutan mo ka agad ng aral yun at bawiin, di ba? Bawiin agad sa mga magulang mo ang naging atraso mo sa kanila. Tapos ang ironic pa dito, naging guru pa. Oh, di ba? Teacher, mga kaibigan. Teacher pa, di ba? Yung isipin mo yung dating bulakbol ay actually naging teacher. In fact, magandang kwento din yan eh. Magandang ikwento sa mga estudyante yan, di ba? Ay nako, thank you Mark! Salamat! It's an inspiring story. Yes, thank you. At sana you get to listen and watch this Facebook Live. Thank you! Mga Tambalanisa, ingat po kayo today. Patapos na ang taon, ingat po ha. Yes. Bye-bye!